Sinasabi nila na ang pinakamaswerteng elemento ay ang mga duwende sa lahat ng mga uri ng mga engkanto, at ang kwentong ito ay halaw sa ipinasang istorya ng isang mabuting tao na aking nakatagpo mula sa isang napakahiwagang paglalakbay. Isang tag-araw, buwan ng Mayo, sa isang marikit na bayan ng Pilar ay may nakatira isang pamilya, ang pamilya ni Mang Ador. Masayang namumuhay sa kanilang simpleng kabuhayan na pagtatanim ng samot-saring gulay. Salat man sila sa yaman ay tila pinagpapala naman sa kanyang napakasaya at banayad na pagsasama ng kanyang nabuong pamilya. Nabiyayaan sila ng tatlong malulusog at matatalinong mga supling na mabisang tagapawi ng kanyang pagod sa tuwing uuwi ito mula sa maghapon na pagbubungkal ng lupa. Wala itong ibang ninais, kundi ang mabigyan lamang ng masagana at kaginhawaan ang kanyang munting pamilya. Kung kaya, kahit napakatigas na lupa ng kabundukan ay hindi nito sinusukuan tibagin, matamnan lamang ng masusustansyang gulay. At bukod sa mga nakakatunaw pagod na mga ngiti ng kanyang mga anak, ay may natatangi itong nagbibigay giliw sa kanyang buhay. At ito ang kanyang gabi-gabing inaalayan ng sariwa at matamis na pulot. Nasa tuwing sasapit na ang dilim, kasabay ng paglilitawan ng mga kumukuti-kutitap na munting ilaw na nagmumula sa kulisap na aninipot, ay unti-unting magsisilitawan ang mga munti nitong kaibigan. Mga kaibigan na nagbibigay payo, abiso at buenas. Mga mabubuting kaibigan, kadalasan niya itong nakakasalamuha sa kanilang likod bahay sa may bandang silangang bahagi ng kanilang silong. Opo, ika ng ating kaibigan, kung nais nating malaman at makausap ang mga mabubuting duwende, kadalasan daw ay masisilayan ang kanilang paninirahan sa may silangang bahagi ng ating kabahayan. At ang mga pilyo at mapaglarong mga duwende naman na kung tawagin ay pulahin, ay masusumpungan karaniwan sa bahaging kanluranin, na ang pinangingilagang uri naman ng mga duwende na kung tawagin ay itiman, ay hindi ito nananatili sa iisang sulok o lugar lamang, sapagkat ang mga uri nito ay madalas mas nais mang agaw ng tirahan, dahil sila ang mga uri na mas mabagsik at matapang, kung kaya ito pinangingilagan na, alam mo ba, na kahit ang mga tikbalang ay takot sa mga duwending itim. Hindi ko masabi kung bakit ganito ito ay ayon lamang din sa mga nabanggit ng aking mga kaibigan. Ika ni Mang Ador sa akin nang kasulukuyan kaming nagsasalo sa isang galong tuba sa ilalim ng maliit na kubo ng kanilang kabukiran. At ang pag-aalay ng pulot
o kung tawagin sa wikang Ingles ay honey, ay lubos na kinaiibigan ng mga mahiwagang elementong ito dahil nagdudulot ito ng ibayong saya at kapayapaan sa kanilang kalooban. Kung kaya sa tuwi na nais nitong sumangguni ukol sa kanyang mainam na pagtatanim at mga paparating na pagbabalita, ay tangi lamang nitong inihahandog ay ang napakatamis na pulot. Inihahain niya ito sa isang kabiyak ng bao, ng miyog, at iniiwan lamang sa sulok ng kanilang tagpuan, ng kanilang kabayan. Eh, Lolo Ador, papaano niyo naman po nalalaman? Nasa paligid na sila. O di kaya, papaano niyo po nalalaman na sila talaga ang kumakain ng pulot? Diba? Iho, malalaman mo yan kapag may narinig ka na tila mga pinaghahalong pagsiyap ng sisiw at paghuni ng mga ibon na nagchichismisan. Parang ganun. Nye? Eh parang nakakalito naman yun. Malay nyo, eh yung mga hayop lang sa paligid lang yung may gawa ng mga ingay tsaka kaluskos na ganun. Diba? Subalit, tumawa lamang ang ginoong si Mang Ador at muling nagwika. Iho, malalaman mo o malalaman ko na sila na iyon. Dahil hindi ako naglalagay ng mga alaga kong manok o sisiw sa ilalim ng aking silong. May nakatakda akong pwesto para sa kanila, kaya hindi ako maaaring magkamali. At isang araw, di inaasahang pangyayari, ay nagkasakit ang bunsong anak nito. Isang napakalubhang karamdaman na nangangailangan ng malaking salapi upang maipagamot ito, na dito sa kauna-unahang beses ay humingi ito ng matinding tulong sa kanyang mga ika nga ay kaibigan. At hindi nabigo ang matandang si Mang Ador, sapagkat isang gabi, mula nang humingi ito ng kaunting suporta, ay buong giliw naman itong nagpakita ang ilan sa mga kaibigan nito sa kanilang silong, na isang senyales na napakalaki na ng tiwala nila sa isa't isa. At dito, kinausap ang Ginoo ng mahiwagang mga elemento. Eh, teka. Ito yung matagal ko nang gusto malaman po, Mang Ador eh. Paano po nagsasalita yung mga duwende? Yung tipong maliliit na boses ba? Mga ganun? Pasensya na po ah. Kasi, di ba sa mga palabas mga ganun yung ginagawa nila? Parang tunog na iniipit yung ilong, ganun. Tapos matining, di ba po? At napailing na may kasamang pagngiti ang naging tugon ng matandang si Mang Ador dahil sa aking naturan na ikapan ito. Ayos namang yun, iho. Kadalasan eh, ganyan din ang naging katanungan sa akin. Madalas. Eh, bueno. Ayon sa aking mga naaalala, di naman sila mismo bumubulalas na tulad ng ating ginagawa. Oo, naririnig ko ang matitining nilang mga paghuni. Pero, parang sila ay may paraan upang ito ay ating maunawaan. Mahiwaga. Pero, ganun sila makipag-ugnayan sa atin eh. Ganun na ganun. At isang gabi,
sa pagpapakita ng mga ito ay seryoso siyang kinausap ng mga ito na di naman lingid sa matanda kung ano ang magaganap. Dahil pinapipili siya nito sa pagitan ng kanilang pagkakaibigan at kayamanan. At laking gulat ng matanda dahil sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang gintong palayo. Isang palayo na naglalaman ng mga gintong barya at mga makikinang na bato. At ika ng mga ito, tanggapin ito ang mga nasa kanyang harapan. Isang malaking halagang kayamanan na kahit magbungkal siya ng lupa sa kanyang buong buhay ay hinding-hindi niya ito kikitain kahit 5% lamang na halaga nito. Ngunit, ika ng mga ito ay kapalit ng kanilang pagkakaibigan na hindi na muli silang magkikita pa at di na tiyak ang bawat kakaharapin ng kanyang buhay. Isang desisyon, isang napakabigat na pagpipili na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. At dito, mas naging matibay palalo ang kanilang pagkakaibigan sapagkat mas pinili ng matanda ang kanilang mas matimbang pa kahit sa anumang kayamanan. Ang kanilang matagal at bukal na pagkakaibigan. Labis na natuwa ang mga nilalang na ito dahil ika nga daw ay di nagkamali ang kanilang pagpipili. Kung kaya ang isang gininto ang palayo na napupuno ng ginto ay pinalitan ng isang mas mahalagang pabuya sapagkat tinulungan ang matanda ng kanyang mga kaibigan upang malunasan ang malubhang karamdaman ng kanyang anak. Wow! Nagmamagic po sila, ganun-ganun. Yung tipong kinumpas yung kamay, tapos umilaw, tapos ganun, tsung-tsung, ganun. Tapos gumaling na yung anak nyo, ganun po ba yun, mga dor? Subalit tumawa lamang ang matanda at itinuloy ang kanyang pagsasalaysay na ikapan ito. Pambihira, hindi. Mas baka pangyarihan ang ibinigay niya sa akin, iho. Karunungan. Karunungan na kung papaano gamitin ang kalikasan bilang panglunas. Dahil inutusan siya ng mga nilalang na tumuhin ang isang lugar sa may itaas ng kabundukan at tiyak na kanyang matatagpuan ang kanyang hinahanap na lunas at walang iba kundi mga sariwang gulay, prutas at iba pa. Bakit ganun? Wala naman pong bago dun, ha? Diba? Parang nag-good time lang yata kayo ng mga dor. Naniwala naman kayo. Subalit, ang nakapagtataka sa lahat, ang mga ordinaryong gulay, prutas, at tubig mula sa kabundukan ay tila napakabisa, napakalaking tulong sa panunumbalik ng kalusugan ng kanyang anak. Mahirap ipaliwanag, ngunit ika-anya ng mga espesyalista ay tila parang mahika at ang de-balancing bilang sa dugo ng kanyang anak ay malinaw, malinaw ng natugunan. Tila isang malaking tagumpay ang lahat ayon sa aking narinig.
napakagandang kwento. Ngunit, sa bawat magandang kwento ay may kaakibat na pait. Sapagkat, sa paglipas ng panahon, ay di inaasahan na namayapa ang kanyang butihing esposa. Dulot na din ng di na agapang karamdaman, isang sakit, isang kanser sa kanyang dibdib. Dito labis na nibugho ang Ginoo dahil ganito kadalasan ang buhay. Mas ninanais na lamang ng ating mga mahal sa buhay ang mas masaya at tahimik na landas, hindi pagkibo sa anumang bagay na dapat na nilulunasan. Bagkus, kinahayaan na lamang at kesa naman makadaragdag pa sa mga alalahanin at kabigatan sa ating buhay. Ganyan kadalasan na kahit ang kanyang mga kaibigang duwende ay nakikiramay sa pamamagitan ng biglang pagsibol at pamumulaklak ng mga halaman sa kanilang kabahayan na hindi normal na nangyayari, na kahit ano pa mang gilas ng kanilang pag-aalaga ay hindi nila ito mapamulaklak nang napakatagal. At lumipas ang mga panahon, muling tumibok ang puso nito na minsan naging tuod. Nakilala niya ang ginang na si Aling Irma na may matabang na Bicol Express na di mo malaman kung gataba o gatas lang ang nilalagay at sa pulutan ay napakakonti magbigay. Andyan ka po pala, Aling Irma. Parang may sinasabi ka yata. Wala ah. May sinabi po ba ako po, opo? Wala naman ah. May narinig ka po ba, opo? Wala. Sinasabi dito eh. Matabang pala ha. Akin na. Ibabalik ko na sa loob yan. Akin na, akin na. Aling Irma naman eh. Hindi ka naman biro. Saka teka, parang ibang dating mo ngayon ah, Aling Irma. Parang mas bunga-bata ka yata. Saka ibang-iba yung kisdap ng mga mata mo. Parang teenager. Saka ang fresh yung tingnan dyan sa may bestida nyo. Wow! Pak na pak! Yan, pak. Huwag mo akong pinaglololo ko. Patanda na ako. Kaya di ba ka mauuto? Malay ko lang, di ba? Malay mo. Kumagat ka. Aray! Aray ko naman. Grabe naman to. Ge, dyan na nga kayo. Balik sa kwento. At wala na ang dabyanang si Aling Irma. Nagsama ang muling umibig na si Mang Ador at ang naririnig kita dito. Ayusin mo at lumilipad yung chinelas ko. Ayusin mo. Sa paglipas ng panahon ay muling umibig ang Ginoong si Mang Ador sa isang size 24 ang bewang na may porselanang kutis at malak Coca-Cola ang katawan. Aray ko! Aray! Mga dur! Mga dur! I-break mo na nga yung shota mo! Naiinis na ako ha! Masyadong mataray! Masyadong mapanakit! Ayusin mo! At naniningkit ang mata ko sa mga sinasabi mo! Ay! Balik sa kwento! Nagsama sila na hindi lumaon ay maayos naman ang kanilang pamumuhay. Subalit, isang umaga, dinalaw ng kasipagan ang ginang na si Aling Irma at lingid sa kanyang kaalaman ay di sinasadyang nagambala nito ang tahimik na paninirahan ng mga di nakikita na mga nilalang.
bunsod ng kanyang kasipagan, ay nilimas nito ang mga ika daw ay kalat sa ilalim ng kanilang silong. Winalis at nilinis ang bawat mga sulo na di pa nakontento. Ay binuhusan ito ng tubig at maiging winalis at saka pinuusukan upang mabulabog ang mga insektong naninirahan sa may ilalim ng kanilang tirahan. At makalipas ang ilang araw, hindi makabangon ang ginang. Dahil lumaki ang mga binti nito at labis na nahihirapang gumalaw. Uy! Teka, parang normal lang naman yata yun, Mang Adora. Malaki naman talaga eh. Aray, di ba ako tapos? Ang gulo-gulo mo talaga, Aling Irma. Kako, malaki talaga yung pag-ibig niya para sa'yo. Ganun. Grabe ah. Mas natatakot na ako sa may chinelas mo eh. Isa sa kwento nito ni Mang Adora eh. Huwag ka magulo dyan. Ilang araw pinahirapan ang ginang ng pananakit ng patuloy na lumalaking binti nito na labis pang ikinabahala ang pag-iiba ng kulay nito. Tila nangingitim, wari nasusunog ang kanyang balat. At dito na mas nag-alala ang matandang si Mang Ador, sapagkat hindi lingid sa kanya ang kababalaghan sa ilalim ng silong na maaaring nagdulot ng tinatamasang karamdaman ngayon ng ginang. Kung kaya muli ay umakyat ito ng bundok, kumuha ng espesyal na pulot bilang kanyang paghahandog sa kanyang mga kaibigan upang makiusap ng masinsinan. At dito kanyang nalaman ang isang nakakapangilabot na balita, sapagkat ika ng mga kaibigang duwende nito ay nakapinsala ng hindi nakikita ang kanyang esposa. Nasawi daw ang alaga ng isang duwending itim na kasulukuyang naninirahan sa kanilang bakuran. Nakiusap ang matanda na kung sakali ay baka naman matulungan siya nito at mapakiusapan ang di kaaya-ayang nilalang. Subalit, sa kanilang mundo, di sila nakikialam sa bawat desisyon ng bawat isa, lalo na sa mga ganitong bagay. Kung kaya lubos akong nahirapan at ilang araw at linggo, ilang linggo ako nag-aalay upang suyuin lamang ang mga duwending itim. Pero ika ng matanda, nasa tuwing nag-aalay daw ito ng isang bao ng pulot, ay tuwing babalikan niya ito ay madarat na niya lamang ang isang bao ng nyog na kataob, tila tinapon at sadyang tinanggihan. Kung kaya labis na nabahala ang matandang si Mang Ador, lalo pa hindi na biro ang pamamaga ng binti ng ginang. At sa muli, nakiusap ito sa kanyang mga kaibigang duwende. Subalit, iisa lamang ang kanilang naging tugon. Ngunit, may isang katangi-tanging naging tugon ang kaibigan nitong puting duwende na ika nito. Wala daw silang magagawa kundi irespeto ang desisyon ng kanilang kauri. Ngunit, kung sila ay makikialam
ay magiging mabigat ang kapalit nito. At kung hindi na muli pa nitong mararamdaman ang presensya ng kanyang kaibigang mga duwende, ay iisa lamang ang ibig sabihin nito na maaaring nakialam na ang mga ito at inialay ang kanilang sarili bilang kabayaran sa nagawa ng kanilang matalik na kaibigan. Hindi pumayag ang matanda. Ngunit, isang araw, pagkagising nito ay naabutan na lamang niya ang kanyang misis na nag-aasikaso na ng kanilang aalmusalin. Tuluyan lang nawala ang sinapit na kaparusahan at muli na itong normal na nakakapaglakad. Hindi malaman ng matandang si Mang Ador kung matutuwa ba o hindi. Mahal nito ang kanyang ikalawang asawa at gayon din ang kanyang mga matalik na kaibigang duwende. Subalit, wala na siyang magagawa pa dahil eto, nais na lamang niyang magpasalamat sa kabutihang loob ng kanyang mga kaibigan. At dito, ilang beses niyang inalayan at binisita ang kanyang mga mahiwagang kaibigan. Ngunit, tanging mga langgam at bubuyog lamang ang mga bumibisita sa inalay nitong mga pulot na noon naman ay kahit ilang beses na itong alayan ay wala ni isang bakas ng mga insekto ang madadatnan sa loob ng kapirasong bao. Napakahiwaga ng buhay na di natin masusukat sa kabila man ng layo na narating ng ating teknolohiya ay nananatili pa rin may mga bagay na nakatago, tahimik, at mas pinipili na lamang sarilinin ang mga kwentong iilan lamang ang may alam. Mga kaibigan, napakaganda po ng naging takbo ng aming usapan ng mga oras na ito. At sa dami ng aking mga nakausap, ay labis akong natutuwa dahil ikako nga ng mga oras na iyon. Tiyak, matutuwa kayo dahil napakasariwa ng ating mga kwentong mapagsasaluhan, mga istoryang halaw sa totoong pangyayari at mismo personal nating nakalap. Pero tingin ko nagdadrama lang talaga yun si Aling Irme. Kunwari masakit daw yung paa pero drama-drama lang talaga niya yun. Woo! Diba no? Malay mo ganun yun eh. May mga ganun kasing asawa eh. Rico, masakit yung paa ko. Huwag gaganun diba? May mga ganun eh. Buti wala na siya dito. Ay nako. Mga kaibigan, sensya na po ah. Natutuwa kasi ako eh. Yan, sige ko sana. Mga kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay huwag mahihiyang pindutin ang ating subscribe button at idamay mo na din ang notification bell na sa bawat madaragdag na click ay dumadagdag na din sa sukat ng timbang ni Aling Irma na may matabang na adobo at tipid bagbigay ng pulutan. Ay nako, yun namang po. Stay safe and fresh everyone and stay awesome. Peace! Epepepepep, di pa tapos. Di pa tapos ang ating kwento. Dahil mga kaibigan, aking nalaman na ang apo ni Mang Ador daw sa ngayon ay may laging nakakalaro sa ilalim ng kanilang silong at paborito daw nito ang humiling
ng mga sariwang bulaklak at matamis na pulot. Yun lamang po mga kaibigan, iba yung pag-iingat sa lahat at manatiling malusog. Maraming salamat. Stay safe and fresh everyone, and stay awesome. Peace!